Fiesta nga po dito sa Biklatan, mga Dudong Inday. Napabili ang inyong dudong ng isda. Kung fish lover ka, taya tara, sama ka. Saktong paglabas po namin ng bahay, mga Dudong Inday, may nakita po ako natitinda ng isda. Kaya sabi nga po ni Mahal, ang cute-cute doon ng mga isda. Kaya sabi ko, this is it, ito na yun. Dahil nasa probinsya pa ako, mga Dudong Inday, talagang gusto-gusto po talaga mag-alaga ng mga isda. Kumbaga, fish lover ba? Uy. At ayun na nga po, namili na nga po ako doon ng isda na gusto kong bilhin, mga Dudong Inday. Ay. Sabi ko kay Kuya, yung nabubuhay lang sa tubig yung bibilhin ko, yung walang oxygen. At ayun na nga po, tatlong pares po yung binili ko po dyan. At kagandahan pa po nito, mga Dudong Inday, dahil mura lang po siya. Kaya naman ay for the go. At ito na nga po yung napili kong isda. Grabe, ang cute-cute talaga nila. Lalo na din yung couple na to. Abay, sa Skyflix ko muna nilagay yung mga isda, mga Dudong Inday, dahil wala pa tayong lagayan na aquarium. Oy! Alas dos nga po ng madaling araw, ginising po ako ni Mahal. Tapos sabi niya sa akin, "Daddy, yung mga isda mo nanganak." Nung nakita ko po, apat po yung anak. Kaso nga lang po, yung isa na chugi. Kaya naman po, tatlong baby na lang yung natira. Makalipas nga po ng ilang araw, may nakita po ako nagtitinda ng tank aquarium. Bukod po dyan, nagtitinda din po sila ng mga isda. Iba't ibang klaseng isda po, mga Dudong Inday. Grabe, ang gaganda ng mga isda nila. Oy! Kaya naman sabi ko sa mayari, "Kuya, babalik ako dito." Kasi naman, wala pa akong pera ng time na yun. At ayun na nga po, mga Dudong Inday, nandito na nga po tayo sa may pet shop. Ito lang po yan sa may Manggahan General Trias, Cavite. At ito na nga po, binili ko na nga po yung tank aquarium na gusto ko, yung 5 gallon. At ito na nga po, binabalot na ni Kuya yung ating tank aquarium. Excited na talaga ako maiuwi ito. Sa wakas, may tank na din ang aking mga isda. At hindi lang po mga isda ang tinitinda nila dito. Meron din po silang lovebirds. At meron din po mga aquatic plants. Siyempre, hindi rin mawawala ang betta fish nila dito. Na iba't ibang klase. At nakabili na nga po ako ng tank aquarium. Ito na nga po. Excited na po talaga ako maiuwi ito sa bahay. Ito na yon. Pero bago muna yun, buti na lang may bookie dito sa amin. Kailangan ko kasi kumuha ng mga buhay ng mga bato. Buti naman nakahanap ako dito, kaya for the kuha ang dudong nyo dyan. Oy! Kailangan talaga natin, no, para naman gumado yung tank aquarium natin, nalalagyan natin ng isda. Sakto nga lang kinuha ko dyan na bato para naman magkasya sa lagayan natin. After nga po nun, binilag ko po muna sa araw yung bato. At ito na nga po yung tank aquarium natin. Lilinisin na po natin siya. Ito na yun. Excited na talaga ako. Talagang natuwa po talaga ako dyan, mga Dudong Inday, dahil first time ko po mag-alaga ng ganito, tapos may tank pa nakasama. At ito na nga po yung mga bato na binilad natin sa araw. Kailangan po talaga yun para po matanggal yung mga germs. Para po hindi mahilo yung ating mga isda. At hindi lang po yan, kailangan po din natin siyang i-brush. Kailangan natin matanggal ang mga libag. Oy! Brush, brush, brush. 3 times a day. Oy! Nang matapos ko po silang i-brush lahat, at binabad ko po ito sa mainit na tubig para tanggal talaga mga libag. Oy! Tapos binilad ko po ulit sa araw. At ito na nga po, mga Dudong Inday, for the setup na tayo ngayon. Oy! At syempre, magdahan-dahan tayo maglagay ng bato para naman hindi mabasag yung tank natin. Oy! Sa ngayon po, bato lang muna ang ilalagay ko. Dahil wala pa po pambili ng aquatic plants. Unti-untin lang muna natin. At ayan na nga po, buhusan na nga po natin ng tubig. Ang ginamit ko pala na tubig dito ay mineral water po. Dahil ang nabili ko pong isda, no need na po ng oxygen. And nabubuhay siya sa tubig. Nakakalungkot man po sabihin, mga Dudong Inday, dahil wala na po yung 2 pares na isda. At ito na lang po ang natira. 2 Molly Gold Dash Fish. At ayan na nga po, mga Dudong Inday, ibabad lang po natin ang ating mga isda na nakaganito. Para po hindi sila malibago sa temperatura ng tubig. Yun po kasi kadalasan nawawala yung mga isda. Natutugi po sila lang dahil doon. Hindi ko pa nalalagay yung isda. Ang ganda na tingnan. At ito na nga po, ibuhos na nga po natin ang isda. Sabay-sabay po natin tingnan. Oy! Nung nasa tank na nga po yung isda, nagtago agad sila. Nahiya ang mga person. Oy! At ito na nga po ang baby molly na fish. Medyo lumaki naman siya ng kaunti. At ayun na nga po, mga Dudong Inday, gusto ko nga po siya lagyan ng background na kulay black. Kaya naman nag-DIY na lang ang inyong dudong. Oy! Ginamit ko ngayon electrical tape na black. Tapos pinunasan ko na po siya ng wipes. At ito na nga po, nilagay ko na nga po sa likod. Ito na po yun, mga Dudong Inday. Sobrang cute. Wow! At ito naman po yung tank paggabi. Masarap nga po sa mata para ako nasa ilalim ng dagat. At ayun lang po, sana nag-enjoy po kayo sa aking vlog. Thank you for watching. Bye-bye! Bye for the go!